kayo ang boss ko. Walang wangwang, walang counterflow, walang tong. Panahon na upang tayo ay muling magkawang gawa. Dating Pangulong Noynoy Aquino pumanaw na sa edad ng 61. Mission accomplished, Kanoy. Be happy now with Dad and Mom. We love you and we are so blessed to have had the privilege to have had you as our brother. Ang naging makulay na karera sa politika. Kung walang kurap, walang mahirap. Wala po akong alinlangan tumahak sa tutanan. Please raise your right hand. Natutong pareho na buong katapatan. At ang naging kontribusyon ng 15th Pangulo ng Bansa. Ating balikan. A moment of silence muna po tayo and prayer for former President Benigno Aquino. Mga kasalukuyan at dating opisyal, mga nakasama niya sa serbisyo, pati ng ilang kapuso, nagpaabot ng pakikiramay. The Filipino is worth dying for. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Mission accomplished. Yan ang mensahe ng mga kapatid ni dating Pangulong Noynoy Aquino nang opisyal nilang kumpirmahin ang kanyang pagpanaw. Payapang pumanaw habang natutulog si Pinoy. Renal disease dahil sa kanyang diabetes ang naging sakit ng dating Pangulo. Makibalita po tayo ngayon live mula sa Heritage Park. Diyan po sa lungsod ng Taguig. Nandun po live ngayong gabi si Tina Panganiban Perez. Tina? Mel, Mike, Vicky, walang patid ang dating ng mga nakikiramay sa pamilya Aquino rito sa Heritage Park sa Taguig matapos makumpirmang pumanaw na si dating Pangulong Noynoy Aquino. It is with profound grief that on behalf of our family, I am confirming that our brother, Benigno Noynoy S. Aquino III died peacefully in his sleep. His death certificate pronounced his death at 6:30 a.m. due to renal disease secondary to diabetes. No words can express how broken our hearts are and how long it will take for us to accept the reality that he is gone. Yan ang malungkot na kinumpirma ng kapatid ni dating Pangulong Noynoy Aquino na si Pinky Aquino Abellada kaninang pasado alas 3 ng hapon. Nagbalik-tanaw ang magkakapatid sa naging panunungkulan ni Pinoy na tila salamin daw ng personalidad ng pumanaw na dating Pangulo. Kagaya ng serbisyong binigay niya sa bayan, hindi maingay, trabahong galing sa puso dahil alam niya kayo ang boss niya. Kaya nga nakilala siya bilang si Pinoy dahil ayaw niyang maramdaman na dapat siyang bigyan ng kakaibang pansin. Hangarin niyang hindi mapahiya sa inyo dahil sa paghikayat na mahirap man, pero tama na sundin ang daan matuwid. Nagawa niya ang lahat ng yon. Aminado ang magkakapatid na nasasaktan din sila kapag binabatikos ang kanilang nag-iisang kapatid na lalaki na hinarap daw ang lahat ng akusasyon, imbestigasyon at kaso. Masakit po para sa amin na tahimik niyang tinanggap ang mga batikos. Natatak sa aming mga magkakapatid na nung sinabihan namin siyang magsalita at labanan ang mga maling haka-haka, simple lang ang sagot niya sa amin, kaya pa niyang matulog sa gabi. Dahil pribadong tao raw si dating Pangulong Noynoy, hindi raw nalaman ng publikong bago pa magkapandemya ay labas-masok na ito sa ospital. Nagpasalamat ang magkakapatid sa lahat na nag-alaga kay Pinoy, pati na sa mga totoo nitong kaibigan at mga kasama sa bahay. Bahagyaring naging emosyonal si Pinky na magpaalam na sa kanilang kapatid. Mission accomplished, Kanoy. Be happy now with Dad and Mom.
We love you and we are so blessed to have had the privilege to have had you as our brother. We will miss you forever, Noy. Nagpaliwanag din ang pamilya kung bakit natagalan silang maglabas ng pahayag. May mga protocol daw kasi kontra COVID na dapat sundin. Biglaan, nabiglaan ho ang pangyayari at pati kami po ay nabigla sa nangyari. I-release lang po yung kapatid namin kung natapos na yung kanyang swab test. Kaya po yun ang explanation namin. At saka dito na lang namin ginawa para hindi rin kayo ma-expose sa loob ng ospital. Sa The Chapels at Heritage Park ang burol ng dating Pangulo. Pasado alauna dumating dito si Vice President Lenny Robredo. Sunod-sunod din ang dating ng kanilang mga kaanak gaya ng uncle nilang si dating Philippine Olympic Committee President Pepin Cuangco, anak nitong si Mikey at asawang si Dodot Jaworski. At mga dating nagsilbi sa Aquino administration gaya ni na dating Finance Secretary Cesar Purisima, Congresswoman at dating Health Secretary Janet Garin at mga kasalukuyang opisyal gaya ni Congressman Kit Belmonte. Hanggang sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga nakikiramay sa pamilya Aquino dito sa Heritage Park sa Taguig. Mel, Mike, Vicky? Wala pang detalye tungkol sa burol at kasi may pandemya eh. Kakaiba ang panahon ngayon. At kung bubuksan sa publiko ang burol, yung mga ganyan bang mga konsiderasyon, Tina? Mike, meron ng impormasyon kung kailan ililibing yung abo ni dating Pangulong Noynoy Aquino. At yan ay inihayag sa media kaninang hapon matapos yung statement ng kanyang pamilya. Ang nakatakdang schedule, Mike, ay sa Sabado. Abo? Ibig sabihin, kikremate siya o baka habang nag-uusap tayo, kinikremate na siya ngayon. Ganun ba yun, Tina? Oo, pero baka ma-preempt ko po dahil yan po yung mga detaling ihahatid ng ating kasamang si Sandra Aguinaldo dito. Ayun. Dahil siya po yung tumutok dun sa pangalawang announcement ng mga malalapit kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Mike. Stand by, Sandra Aguinaldo. Hintayin namin ang mga detalye at sagot sa mga tanong na yan. Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Marami ang nabigla sa pagpanaw ni dating Pangulong Aquino. Naging mailap kasi siya sa publiko mula nang matapos ang kanyang termino. Balikan natin ang ilang tagpo sa ospital kung saan isinugod si Pinoy kanina sa pagtutok ni Maki Pulido. Bandang alas 5 ng umaga, isinugod sa Capitol Medical Center si dating Pangulong Noynoy Aquino ayon sa isang staff ng ospital na tumangging magpakilala. Matapos ang nasa 2 oras, dumating na sina dating Senator Mar Rojas at dating Secretary to the Cabinet, Rene Almendras. Sumunod, pasado alas 9 ng umaga, ang bunsong kapatid na si Chris Aquino na sinundan ni na Senator Kiko Pangilinan at dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Pasado alas 11 ng umaga, lumabas ng ospital si Almendras. Hintayin na ng pamilya po. Hintayin na ng pamilya lang po. Hintayin na ng pamilya. Kumusta lang po? Pamilya lang po. Baka hintayin lang sa pamilya po. Sino po yung nasa loob? Sa pamilya po, nandun po. Buong pamilya na, sir? Nandun na po sila. Nandun po. Pati mga lahat ng kapatid? Opo, nandun po. Tipid ang impormasyong nakuha ng mediang nag-aabang sa labas ng ospital. Walang official statement na ibinigay ang Capitol Medical Center. Nang humarap sa mediang dating tagapagsalita na si Abigail Valte, sinabi lang na hintayin ang opisyal na pahayag ng pamilya Aquino. Hintayin na lang po natin ang magiging statement ng pamilya. Okay? Anong oras pa lalabas na statement? Mamaya pa po, mamaya pa po. Wala na po akong ibang detalye. Maraming salamat po. Bago magtanghali, kinordunan na ng mga pulis ang exit mula sa basement ng ospital. Pasado alas 12 ng tanghali, lumabas ang isang ambulansya na sinundan ng isang SUV. Paglabas ng ambulansya, nagpulasan na ang mga pulis. Pero matapos ang ilang minuto, isa pang ambulansya ang lumabas sa exit ng ospital na nasa kabilang kanto. Nakasunod sa ambulansya ang isang SUV. Paglabas nito sa exit, nagmadaling sumakay ang ilang security personnel sa kanilang mga sasakyang nag-aabang sa labas ng ospital. At sinundan na ang ambulansya. Isa sa mga sasakyang nag-convoy, lula ng dating press undersecretary ni Aquino na si Ray Marfil. Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Mula sa pagiging anak ni na dating Senador Ninoy Aquino at dating Pangulong Cory Aquino, gumawa ng pangalan sa mundo ng serbisyo publiko ang dating Pangulong Noynoy Aquino.
Balikan natin ang naging buhay ni Pangulong Noynoy Aquino sa pagtutok na ito ni Lea Alviz. Kayo ang boss ko. Kaya't hindi maaaring hindi ako makinig sa mga utos ninyo. Walang wangwang, walang counterflow, walang padrino at walang pagnanakaw. Ilan lamang yan sa mga katagang tatak ni Benigno Simeon Noynoy Aquino III, 15th Pangulo ng Pilipinas. Nag-iisang lalaki sa 5 anak ni na dating Senador Ninoy Aquino at dating Pangulong Cory Aquino mula sa pagiging anak ng mga itinuturing na ikon ng demokrasya hanggang sa pagiging ama ng bansa. Nahubog sa apoy ng politika at kasaysayan ang buhay ni Noynoy. Matapos makagraduate ng AB Economics sa Ateneo de Manila University, sinundan ni Noynoy ang kanyang pamilya sa Amerika noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pero umuwi siya sa bansa kasama ang pamilya matapos paslangin ng kanyang ama noong 1983. Ang dinanas ni Noynoy dito nadagdagan noong 1987 nang tinangkarin siyang tambangan sa kudeta laban sa kanyang ina na nooy nakaupong pangulo. Tinamaan si Noynoy ng bala sa ilang bahagi ng katawan. Sa kabila ng karanasan ng kanyang mga magulang, ang presidential son sumunod pa rin sa kanilang yapak. Noong 1998, pinasok niya rin ang politika bilang kongresista ng 2nd distrito ng Tarlac, hanggang sa naging senador noong 2007 at noong August 2009 ang pagpanaw ng kanyang inang si Cory. Naging mitsa ng panibagong yugto sa kanyang karera. Umugong ang panawagan noon para kumandidato siya sa pagkapangulo. Isang buwan matapos ng pagkamatay ng kanyang inang si dating Pangulong Cory Aquino, inanunsyo ni Noynoy ang kanyang pagkandidato bilang pangulo. Tinatanggap ko ang responsibilidad na ituloy ang laban para sa bayan. Sa kanyang pagtakbo, naging kampanya na ni Noynoy ang slogan na kung walang korupt, walang mahirap at daang matuwid. Ako. Sa mahigit 15 milyong boto na ipanalo ni Aquino ang eleksyon 2010 at umupong 15th Pangulo ng Pilipinas. Ang layunin ko sa buhay ay simple lang. Maging tapat sa aking mga magulang at sa bayan bilang isang marangal na anak, mabait na kuya at mabuting mamamayan. Si Pangulong Aquino na tinawag ng karamihan na Pinoy, short for President Noynoy, ilang beses ding ipinakita ang pagiging ordinaryong tao. Napag-usapan noon ang love life ng bachelor president at ang kanyang pagkahilig sa mga luxury at sports car. Tunay yata doon ako sa pati ang kanyang koleksyon ng mga baril. Yung magazines kasi have to be tuned, kaya marami. Pero noong 2019, isa sa mga kapatid ni Pinoy na si Chris Aquino nagsalita tungkol sa pinagdadaanan ng kanyang kuya. The very fact na wala siya dito today, he's not okay. And maybe now he needs you. And he would never tell you that hindi siya okay. My brother is not here. He's alone in Times Street. He is not well. Please include him in your prayers because he needs strength. November 2019, isinugod sa ospital si Pinoy dahil sa pneumonia. Makalipas ang isang buwan, muli siyang dinala sa ospital. Mula sa intensive care unit, sinabi ni dating Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte na inilipat na sa regular room sa Makati Medical Center si Pinoy. Mula noon, naging tahimik ang dating Pangulo. Hanggang nitong umaga, nagulat ang marami sa malungkot na balitang pumanaw na si dating Pangulong Noynoy Aquino. Lea Alviz, Nakatutok, 24 oras. Silipin naman natin ngayon ang sitwasyon sa bahay ng pumanaw na dating Pangulong Noynoy Aquino sa Times Street sa Quezon City, kung saan may mga nag-aalay ng bulaklak. Nakatutok doon live si Chino Gaston. Chino. Vicky, nag-aalay ng bulaklak ang ilang mga taga-suporta at mga nakikiramay sa pamilya Aquino dito sa kanilang bahay sa may Times Street, Quezon City, matapos i-anunsyo nga kaninang umaga na pumanaw na ang dating Pangulo sa edad na 61.
initiative ng congressional leader. Ilang oras matapos makumpirma ang pagkamatay ni dating Pangulong Noynoy Aquino, nagsidatingan ng mga ordinaryong mamamayan sa tapat ng kanyang bahay sa Time Street, Quezon City para mag-alay ng bulaklak. Isa sa mga naghatid, ang courier na ito na nagdala ng bulaklak galing daw sa isang nakikiramay sa pamilya ng dating Pangulo. Talaga, Sara, sir. Ninyo po. Ayaw ang pangalan, Christian lang nakalagay. Ang babaeng ito naman naglagay ng mga dilaw na bulaklak, kulay na naging tatak ng pamilya Aquino mula kay dating Senador Benigno Aquino Jr., dating Pangulong Cory Aquino at sa anak nilang si Pinoy. Bago magtanghali, dumating sa bahay ng dating Pangulo ang kanyang pamangkin na si Joshua. Hindi nagtagal at umalis din ito. Para mabigyan umano ng privacy ang pamilya Aquino, isinara ang dalawang malalaking gates sa magkabilang dulo ng Time Street. Pwede pa rin pumasok ang tao para mag-alay ng bulaklak pero bawal na ang mga sasakyan. Sa kanto ng Times at West 4th Street naman, nakadisplay sa barangay LED bulletin board ang larawan ng dating Pangulo. Ang mga hindi makapasok ng Time Street, dito na naglagay ng mga bulaklak para sa dating Pangulo. Nagkaroon pa ng kalituhan dahil ipinagbawal ng una na maglagay ng bulaklak sa bulletin board ng barangay. Gaya ng courier na ito na ibinalik na lang ang bulaklak sa nagpadala nito. Pero kalaunan, hindi na napigilan ang mga nag-alay ng bulaklak. Hanggang dalawa lang daw, sir. Yun lang yan. Ah, hanggang doon. Dalawa lang. Okay, sige. Okay. So, ano mangyayari dyan? Ano mangyayari gagawin niyo dyan? Tatawagan ko ulit yung ano, sir, yung nagpadala. Kung anong gagawin. Well, I just supported Ninoy. I mean, Noynoy for, you know, during his presidency and all that. Doon na sa lahat siya, sa Heritage Hotel daw. Doon na lang sa loob? Sa Heritage Hotel. Sino nag-utos nito? Yung sabi mo nito doon, sir. Na, sir. Nang, sa labas, oo. Oh. Nang pamilya. Yung ano mata, PSJ, sir. Vicky, patuloy ang pagdating ng mga nag-aalay ng bulaklak at nakikiramay dito sa pamilya Aquino nga, no, dito sa may panulukan ng West 4th at Time Street, di kalayuan mula sa bahay ng Pangulo. Kanina ay pinagbawal na ang pagpasok dito mismo sa may area ng Time Street sa tapat ng bahay at pinagbabawal na ng barangay na mag-alay mismo ng bulaklak dun sa tapat ng bahay ng mga Aquino. At lahat na gustong magbigay ng bulaklak ay dito na pinadidiretso sa may community bulletin board na matatagpuan nga sa panulukan ng West 4th at Time Street. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Mula sa palasyo, mga kasalukuyan at dating opisyal ng gobyerno at maging mga nakabangga noon sa politika, nakiramay sa pagpanaw ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Yan ang tinutukan ni Ivan Mayrina. A moment of silence muna po tayo and prayer for former President Benigno Aquino. Sa ilang sandaling katahimikan, nagsimula ang briefing ni Presidential Spokesperson Harry Roque Dacon Tanghali kanina. At kasunod dito, binasa ang mensahe ng Pangulo. We're grateful for the former President for his contribution and services to the country. And we ask our people to offer a prayer for the eternal repose of the former Chief Executive. Rest in peace, Mr. President. Daon na rito bumuhos ng pakikiramay para sa dating Pangulo mula sa patataas sa kasalukuyan at dating opisyal ng gobyerno. Ang kaalyadong si Vice President Lenny Robredo, inilalang tinawag niyang mabuting kaibigan at tapat na pangulo. He was a man of both kindness and toughness. And Pinoy was first and foremost a man of integrity and honor. A man who always put the welfare of the people front and center. No amount of historical distortion can change the truth. Ginunita rin niya ang isa sa pinakamalaking legacy ni Pinoy bilang pangulong nagdala sa China sa korte kaugnay ng West Philippine Sea. Ang vice-presidente ni Aquino na si Jejomar Binay nagpahayag din ng pakikiramay. Nagkahiwalay man daw sila ng landas ang patapos ng kanilang mga termino. Hindi daw nito mabubura ang pagkakaibigan ng kanilang mga pamilya. Ganito rin ang tono ng mensahe ni Senate President Tito Soto sa ang panig man daw naninindigan sa politika kapag may pumanaw na dating pangulo, buong bayan nagluluksa. Ang mga nakalaban sa politika ni Aquino, nagparating din ng pakikiramay. Sabi ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na minsan ding naging profesor ni Noynoy sa Economics Ateneo, nakikiisang kanyang pamilya sa pagdarasal at pakikiramay. Maalala raw si Noynoy bilang bahagi ng pamilyang pinagmulan ng tatlong mahalagang personalidad sa kasaysayan, si Senador Ninoy at sina Pangulong Cory at Noynoy. Si Senador Amy Marcos na tinawag pang classmate, si Pinoy, dahil nagkasabay sila ng tatlong termino sa Kongreso mula 1998 hanggang 2007.
sa kabila daw ng tunggalian sa politika at pagiging magkalaban sa mata ng publiko. Kilala daw niya ito na isang mabait at simpleng tao. Nakiramay din ang kamera sa pangungunan ni Speaker Lord Alan Velasco para sa isang naging matagal ding miyembro ng institusyon ng Kongreso bilang kinatawan ng tarlak ng tatlong termino. Si Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin na nagsilbing press secretary sa ilalim ni Pangulong Cory Aquino, nagpahayag din ng lungkot at paghanga kay Pinoy. Hindi lang daw nagpakita ng emosyon si Aquino nung ito'y Pangulo, naturo daw ng kanyang inang si dating Pangulong Cory na nagpanumbalik ng demokrasya sa bansa. Wala pang opisyal na anunsyo ang Malacanang kung bibigyan ng state funeral si Pinoy o magdedeklara ng National Days of Mourning. Pero inilagay na sa half-staff ang mga watawat sa mga tanggapan ng pamahalaan mula sa Malacanang. Senado, Kamara, Quezon City Hall at magiging pamahalaang lungsod ng Davao ay pinag-utos na i-half-mast ang lahat ng watawat sa buong lungsod. Ivan Merina nakatutok, 24 oras. Masaya pang ipinagdiwang ni dating Pangulong Noynoy Aquino ang kanyang ika-anim na putis ang kaarawan. Ito po ay nung nakalipas sa Pebrero 8. Tungayan po natin. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Sa huli ko pong panayam kay Nooy outgoing President Noynoy Aquino na ikuwento niya ang ilang plano oras na lisanin na ang Malacanang. Sinabi rin niya ang pinaka-pinagmamalaking nakamit ng kanyang pagkapangulo na itinuturing din niyang pinaka-malungkot na trabaho. Narito po ang aking report. His instructions at hindi suggestion, you know. May 31, 2016, nang magpaunlak sa akin ng eksklusibong one-on-one interview, ang Nooy pababa na sa pwestong si Pangulong Noynoy Aquino. Sir, how do you feel about saying goodbye to this office? Ano? Good riddance ba? Or mamimiss nyo rin kahit papano? Well, no, siguro in a sense, you see a problem. When I came from the legislature, there was a point I was asking myself, should they still continue? Mm-hmm. It seems like, you know, you kept on hitting your head on the wall and you really couldn't achieve anything. Here, obviously, you know, the chief executive can do a lot of things. And I think we've done a lot of things. Sa lahat ng achievements niyo, saan ho kayo pinaka-proud? If I were to put it out in one sentence, palagi ko yun, yung attitude ng tao. And the way I try to explain it, di ba bago tayo naupo, parang, I'm sure, GMA had a lot of stories of people wanting to leave the country. Baka twice a week, three times a week. Parang no matter where you look at, the ultimate ambition was to get out of the country. Dati parang government inutil, wala tayong maasahan, na natin intindihin, pambuisin na. Ngayon parang bang government should do everything. And preferably done it yesterday. Hindi raw biro ang maging pangulo. At kahit siya, aminadong isa ito sa pinakamalungkot na trabaho sa mundo. They say that the presidency is the loneliest job in the world. Ah, yes. Was it really? Or did you actually enjoy it? Lahat ng decision mo kailangan mo gawin, mag-isa ka eh. You get all of the advice. Sometimes you get conflicting advice. Mm-hmm. Or polar opposites. Pero, di ba, parang... Lonely. It was really lonely. Sabi niyo kaagad without thinking, yes. Di ba, parang... Kasi, di ba, pag yung ma-under you, hihinga. O, ikaw hihingahan, okay. Pag ikaw naman ang hihinga, kanino mo hihinga? Kanino mo ipapasa? May time ba na talagang super nahirapan po kayo na naiyak ho kayo ng sarili nyo? Hindi naman yata, pero tatawagin ko nanay ko, tatay ko, magdadasal ako. Yung, there's a prayer that I repeat. So you do that, ha? Pag may mga sukdo lang paghihirap talaga? Minsan gano'n, hihinga ka, parang pagdighay. Ma'am. Yeah. Pero, I normally wind up the day with a prayer that I ask God to make us instruments of His will, that we make the kingdom apparent in this world, and that He shields us from our enemies. And normally, it has a calming effect. Lalo na kapag kabi-kabila ang pagbati ko sa kanya, na minsan, nauwi raw sa pamimersonal ng ilang kritiko. End of a lot of painful criticism. You've been called all sorts of hurtful names. May abnoy, noy-noying, a term that was coined. That must have been very hurtful for you, especially your family. How did you handle that? Pag may critic na may pagka-constructive critic, we reach out. No? Mm-hmm. Maski na kung minsan walang dinemonstrate na constructive ideas, we still reach out. But I think we
we can never be accused of not trying to reach out to all our detractors. Mm-hmm. But at the end of the day, no, we have to make a choice. No? The time is limited, and we cannot spend it on people who have closed minds. Mm-hmm. So, parang eh, pag nababother yung mga kasama ko, no? Okay. Bakit ba nyo kailangan pakinggan? Bakit kayo obligado? Di ba dapat magtrabaho lang tayo ng magtrabaho? So, hindi kayo nagbalsibuyas dito sa mga ipinupukol sa inyong mga masasakit na terminology? Pag yung, lalo na pag yung name calling, di ba, yung talagang absence of any substance, eh, yun ay proof. To be honest, baka pinagdasal ko pa ilan sa kanila. Dahil patapos na ang kanyang paninilbihan noon, tinanong ko siya ng ilang plano, oras na maging pribadong mamamayan na siya. Meron ba kayong bucket list bilang private citizen? Travel, travel within the country. Where would you like to visit? Boracay, experience Bohol and Panglao. Mm-hmm. Baka, Sagada I've never been to. How about traveling any place with your family? You keep mentioning your family, they've been with you all this time. Ewan ko lang kung ano. Mahirap yata i-announce yung baka maisipan ni Chris. The boys will love to be with you for the next 6 months. Okay? So you seem like you'll make a good dad. Do you ever think that will happen? Bigay, plan, sabi ko na 24 ako, on or before 24 yata. And maximum 4. Nung hindi nangyari yun, on or before 30. After that, sabi ko, hirap yata itong on or before na ito, bahala na. Para if it comes, it comes. But would you like that? Would you like to experience being a father? Hindi, pero kumpletohin ko na, no? I find the wife who gives me the children to whom I can be the father. Yeah. Ano bang hinahanap niyo dyan sa wife na yan? Baka makatulong ho tayo. Susurat ko na lang sa'yo, text mo. 1 to 100, can you grade yourself as president? 100 being the highest. Hindi, shy naman ako dun. I think I'll have to leave the people to decide that. You think history will be the ultimate judge? Mm-hmm. And I think a lot of the people who are around right now recognize the things that we've done. Mm-hmm. Pero ano, parang... Sige na, grade yourself na. Pinalaki ka pa yung huwag magtaas sa sariling bangko. Last message to the Filipino people. Diba parang, given enough time, no? Parang naniniwala ako makikita ng sambayanan na talagang malayo na yun na narating natin mula saan tayo nag-umpisa. At hindi ko sinasabi ito para sabihin yung thank you sa akin. Eh. Pero siguro importante na makita natin yung kinaya na natin na parang pwede magbadya na mas, kung ano man ang habang darating sa ating buhay, kakayanan rin natin lalo. Pwede na nga, no? Mas malayo mararating natin kung lalo natin magiging parang magkaisa ng totoo. Vicky Morales, Nakatutok, 24 Oras. The cremation is already finished. Tomorrow, we will have a mass in Ateneo for him. And on Saturday, we will bury him beside our parents in Manila Memorial. Ganun kasimple lang. Sana maintindihan ninyo na we did not think it would happen this soon. And we are just trying our best na hindi magkaroon ng super spreader event. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga nagpapadala ng kanilang mga condolences, cellphone, sa lahat ng mga nakikita namin na mga nakikiramay sa amin, sa lahat ng mga mayor, sa lahat ng mga gobernador, sa lahat ng mga establishmento na on their own nag-decide na i-hashtag ang mga banila ng Pilipinas. Thank you sa honor guard na pinapadala ngayon. Pero, nire-respect po namin na nandito pa rin tayo sa gitna ng isang pandemya. And we would have wanted so much more for our brother. Maraming salamat sa Malacanang dahil nag-reach out sila. Maraming salamat kay Presidente Duterte dun sa kanyang nararamdaman namin na sinseridad na pagpokundo sa pamilya namin. Thank you kay Executive Secretary Mitchell Dea dahil he offered us everything that we wanted. Under normal circumstances, no, I served in Congress, no, I served in the Senate, and he could have been lying in state in Malacañang. But
nire-respeto namin na hindi pala sa tao sa Pilipinas ay nababakunahan. So what we have decided as a family right now is that we know that there are people waiting outside. So we spoke about it. Our plan was really to just take the urn of our brother with us. Pero bibilisan lang namin ito at maraming salamat sa Pulis ng Taguig sa kanilang pagpunta dito para bigyan kami ng assistance. It will just be 1 hour habang hinihintay namin because the honor guard will be arriving and there is a brief ceremony. And they are allowed to line up and they will help us to make sure na maayos ang lahat. The rest of the plans ay yun pa lang napag-uusapan namin. Pasensya na hindi talaga namin ito inaakalang mangyayari. Nagulat talaga kami lahat. I wish I could say more. The only thing I can say, and this is the only thing I will say. God bless me because we made our place big. But that is private. And I would like to keep that for myself. But I am so grateful to you. Na binigay yun sa akin. At nagpapasalamat ako na napatawad ako at minahal ako. And to the end, ang tinuring niya sa akin ay ako yung kanyang bunso. And pinangako ko sa kanya, gagawin kong lahat to just be even 1% of what he is. As a man and as a Filipino, maraming salamat sa pagmamahal na binigay niyo sa akin. Sinabi ni Chris Aquino na cremate na po ang labi ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Nagpaabot rin siya ng pasasalamat sa lahat ng tumulong at lahat ng nakiramay sa pamilya Aquino. Samantala, makakapiling po natin ngayon si Sandra Aguinaldo na naroon po live sa The Heritage Park sa Taguig. Sandra? Yes, Vicky, patuloy pa rin nga ang pagdating dito sa Taguig, no, sa The Heritage Park ng mga kaibigan, naging kasama sa gobyerno at mga kaanak at relatives nitong si dating Pangulong Noynoy Aquino. Nagkaroon ng misa sa isang chapel bandang alas 4 ng hapon. Naroon ang labi ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Dinaluhan ito ng mga kamag-anak, kaibigan at nakatrabaho sa gobyerno. Ang nagmisa ay si Father Manuling Francisco na malapit sa pamilya Aquino. Matapos nito ay pinalakpakan si Aquino ng mga nagsidalo. Kasunod nito, dinala na siya sa crematorium para i-cremate. Magkakaroon pa rin ang lamay dito sa Heritage ngayong gabi. Pero bukas ay dadalhin ng urn ni Aquino sa Ateneo de Manila University at doon paglalamayan. Inaasang isang gabi lamang ang lamay doon at inaasang sa Sabado ay ililibing na agad si Aquino. Nais daw ng pamilya na simple lamang ito dahil na rin sa personalidad ni Aquino na isang simpleng tao. Ilan naman sa mga dating nakatrabaho ni Aquino ang nagbigay ng pahayag tungkol sa kanyang pagpanaw. I'm honored to have served as ombudsman when honesty and integrity and rule of law was the government's policy model. Now, the president was a brave man. He ran after the powerful. He even to his discredit, but he was always fair and he always let justice prevail. Una naiyak ako kanina nung malaman ko ito, ha. And I couldn't believe it. Alam kong meron siyang condition, pero I never thought that it was something like this. Yung daang matwid ni President Noy, kahit na doon sabihin natin, hindi na bali yon. Si Pinoy, mahal na mahal na yung ating bayan. Di natin inaasahan na sa araw na to siya lilisan. Pero
palagay ko isa siyang tao na binigay talaga lahat para sa bayan, no? Wala siyang tinira sa sarili niya. And I hope today maalala natin siya, no? Yes, Vicky, ayon nga rito sa kay Chris Aquino, sila ay lubos na nagpapasalamat, no, sa mga nakiramay, mga Pilipino, mga opisyal ng gobyerno, at maging sa Malacanang para sa kanilang pakikiramay. Nararamdaman daw naman nila yung sinseridad ni Pangulong Duterte, at maging pasasalamat nila doon sa mga ahensya ng gobyerno na nag-half staff ng kanilang watawat bilang pagpapahalaga sa kanyang kapatid. Ayon kay Chris, ay bahagi ng kanilang desisyon na nagawing simple na lamang at pribado yung kanilang ang lamay para dito kay former President Aquino ay bilang konsiderasyon na rin daw sa nagaganap ngayon na pandemya. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Naglabas na po ng payag si Pangulong Duterte tungkol sa pagpanaw ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Pakinggan po natin ang sinabi ng Presidente. It is with profound sadness that I learned of the passing of the former President Benigno S. Aquino III this morning. We thank the former President for his service to our country. I hope that my fellow Filipinos will be inspired by his legacy. I offer my heartfelt condolences to the Aquino family. Be assured of the government's assistance in this period of mourning. And above all, please accept the love and the prayers of a grateful nation. Before we proceed to take a moment of silence to honor the memory and pray for the eternal repose of the soul of President Benigno Simeon Aquino III. May he rest in peace. Sa 6 na taong pamumuno, ang daang matuwid ang layunin daw ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Pero sa pagtahakja ng kanyang administrasyon, nakaranas din sila ng ilang lubak. Ang mga naging tatak at pagsubok ng kanyang liderato. Balikan natin sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Ako? Si Benigno Aquino III. Tutuparin ko ng buong katapatan bilang Pangulo ng Pilipinas. Salamat po. Sa kanyang kampanya kontra korupsyon, iniluklok ng mahigit 15 milyong Pilipino sa pagkapangulo si Benigno Simeon Aquino III. Kayo ang boss ko, kaya't hindi maaaring hindi ako makinig sa mga utos ninyo. Ang isa sa kanyang pinakauna at pinakasimpleng kautusan, naging tatak ng kanyang pamumuno, bawal ang wangwang. Dahil simbolo raw ito ng pag-aabuso ng mga opisyal ng pamahalaan sa ordinaryong Pinoy. Walang lamangan, walang padrino at walang pagnanakaw. Walang wangwang, walang counterflow, walang tong. Panahon na upang tayo ay muling magkawanggawa. Pinatanggal din niya ang Priority Development Assistance Fund o PDAF o mas kilala bilang pork barrel funds na itinuring pa ng Korte Suprema noon na unconstitutional o labag sa batas at pinanagot ang lahat ng opisyal at personalidad na nasangkot sa katiwalian dito. Wala po akong alinlangan tumahak sa tuwid na laan. Buo ang loob ko dahil alam kong nasa likod ko po kayo. Sa panahon din ni Pinoy, inihain ang petisyon ng Pilipinas sa Arbitral Tribunal na kumukwestiyon sa pag-aangkin ng China sa teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ang isa sa matatawag na pinakamalaking legacy niya bilang pangulong nagdala sa China sa korte. Ang petisyong ito, napanalo ng Pilipinas ilang linggo lang pagkatapos ng termino ni Aquino. Malinaw ang pahiwatig natin ngayon sa buong mundo. Ang sa Pilipinas ay sa Pilipinas. Kapag tumapak ka sa Recto Bank, para ka na rin tumapak sa Recto Avenue. Pinirmahan din ni Noynoy ang isang administrative order na nagpangalan sa West Philippine Sea na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Pinalakas din ang ugnayan ng ibang bansa gaya ng Amerika sa ilalim ni Noy US President Barack Obama.
Sa termino rin niya pinirmahan ang Framework of Agreement on the Bangsamoro, ang kasunduang nagbigay daan sa pagkabuo ng ay autonomous political entity na Bangsamoro. Pero andang matuwid ni Noynoy, nakaranas din ng ilang luba. Noong 2014, sa gitna ng peace talk sa Moro Islamic Liberation Front, nasawi ang 44 ng miyembro ng SAF sa isang inkwentro sa Mamasapano sa Maguindanao. Inulan din ng Batikos ang kanyang administrasyon dahil sa isyo ng Dengvax siya. Sa pagkapatupad ng Disbursement Acceleration Program at sa madugong Manilabas hostage-taking incident noong 2010. Pino na rin ang gobyerno sa naging pagresponde at aksyon nito nang tumama ang superbagyong Yolanda sa Pilipinas noong 2013. Pero gaya ng sabi ng marami, walang perpektong presidente o administrasyon at mananatiling nakaukit sa kasaysayan ang mga naging kontribusyon ni Pinoy sa ating bansa. The Filipino is worth dying for. Sandra Aguinaldo Nakatutok, 24 Oras. Nakiramay din ang ilang celebrity sa pagpano ni former President Noynoy Aquino. Kabilang dyan si Dingdong Dantes na nagpasalamat sa tiwalang ibinigay sa kanya ng dating pangulo bilang dating commissioner ng National Youth Commission. Nakatutok si Nelson Canlas. Minamahal ko ang bayan ko. Isa si former President Noynoy Aquino sa mga naging pangulo ng bansa na naging malapit sa mga taga-showbiz. Marahil dahil sa kanyang bunsong kapatid na si Chris, naging konektado si Pinoy sa maraming artista at celebrity. Kabilang ang celebrity stylist na si Liz Uy na minsang naugnay sa kanya. Mga veteran OPM artists na sina Jim Paredes, Lea Navarro at Gary Valenciano. Sina Kapuso King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera, naging abay pa sa kanilang kasal ang dating pangulo. Ayon kay Dingdong, sa likod ng pagiging pangulo ni Noynoy, isa siyang simpleng tao na may handog na kababaang loob, inspirasyon at pag-asa para sa bansa. Naging commissioner ng National Youth Commission si Dingdong sa panahon ni former President Noynoy, kaya labis ang pasasalamat niya sa tiwala sa kanya ng dating pangulo. Isa rin si Christian Bautista sa mga naging malapit sa dating pangulo. I am praying for the family. I wish them comfort and peace that our former president is in a better place. I pray that also during this time we may be united in honoring his legacy and memory as well. And that we may always remember the good also that he has done for all of us. Kabilang nga ang Asia's Romantic Balladeer sa mga naging bahagi ng inauguration ng pagkapangulo ni Noynoy noong October 2011. Ibinahagi pa ni Christian ang isa sa mga di niya malilimutang sandali noon. After the program, when everyone was going home, an aide went to me and said, is it okay if you guys stay a little bit more? Bakit po? Kung pwedeng magkantahan daw kayo lahat. Mag-jamming lang. At mahuli na mahuli noon si Noynoy na nakikanta rin. Mga masasayang sandali na hindi malilimutan ng mga nagmahal sa dating pangulo. Nelson Canlas, Nakatutok, 24 Oras. Nakikiramay po ang 24 Oras sa pamilya Aquino sa pagpanaw ni dating Pangulong Noynoy Aquino. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. At ako po si Vicky Morales. Pagdasal po natin ang dating Pangulo. Ako po si Mike Enriquez. Buong puso para sa Pilipino, ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 Oras.